Magandang umaga mga kapatid. Anong pakiramdam na matawag na kapatid? Alam niyo po minsan nang ako po ay napabisita sa tribu ng mga mangyan, may isa pong mananampalataya doon na lumapit sa akin at tinawag niya akong kapatid. Napakasimpleng salita, ngunit napakamakahulugan nito para sa akin. Sapagkat ito po ay tumagos sa aking puso. Napakasarap hindi ho ba na tawagin natin ang bawat isa na kapatid. Saan man tayo nagmula, magkakaiba man ang ating lahi, kultura, kulay o katayuan, tayo ngayon ay iisa ng pamilya dahil ito sa ginawa ng ating Panginoong Diyos. Sa Efeso chapter 2 verses 18 to 19, sinabi dito, dahil kay Kristo, tayong lahat ay nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Sa makatuwid, hindi na tayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan. Dahil sa ating Panginoong Hesus, tayo ay naging bahagi ng Kanyang sambahayan. Siya ang ating Ama, tayo ay Kanyang mga anak. At tayong lahat na namananampalataya ay ngayon ay isa ng pamilya. Kaya't ibuhos natin ang ating buong papurit, pasasalamat dahil sa ating pagiging isa sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin natin siya. As we seek to follow in the footsteps of Jesus, may we all sing as one, claiming God as our Father, acknowledging Christ as God's Son, and affirming the presence of the Holy Spirit. Together, Church, let us declare that God is three in one. I believe in the resurrection that we will rise again, for I believe in the name of Jesus.
unending. Your glory goes beyond all fame. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out, oh my soul. Cries out, everlasting. Your light will shine when all else fades. Never ending. Your glory goes beyond all fame. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out, oh my soul. Cries out from the inside out, oh my soul. Cries out. Gandang umaga po muli, mga kapatid. Ang ating mensahe sa araw na to ay pinamagatang pagkakaisa sa sambahayan ng Diyos. Minsan nang ako ay nanonood ng balita na ipalabas ang bangayan ng dalawang magkakapatid na politiko na naganap mismo sa harap ng publiko. Ito ay nakakagulat sapagkat hindi sukat akalay na ang gusot sa politika ay mangyayari pa mismo sa pamilyang ito. Ang nakakalungkot pa dito ay hindi lamang ito nangyari sa harap ng publiko, kundi maging sa harap ng kanilang ama, na tila nakaligtaan nila na kasakasama nila ang kanilang ama sa mga oras na yun. Ano sa tingin ninyo ang pakiramdam ng ama nang makita niya nagbabangayan ang kanyang mga anak at sila'y hindi nagkakasundo? Ano sa tingin ninyo ang reaksyon ng publiko ukol dito? Napakasakit at napakahirap para sa lahat ng magulang na makitang nagbabangayan at di nagkakasundo ang kanilang mga anak. Napakasakit na makita ang dating pinapangarap mong maranggiang sambahayan ay humantong lamang sa pagkawasak at pagkawatak-watak. Alam niyo po, mga kapatid, ganun din po ang nangyayari sa sambahayan ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay nagbabangayan sa harap mismo ng ating Diyos Ama
At ito ay nasasaksihan ng publiko. Sobrang nakakalungkot na makita ang ilan nating mga kapatiran ay nagtatalo pa sa Facebook sa kung sino ang tama sa kanila, kung anong tamang kahulugan o mensahe ng Biblia. Inuubos nila ang kanilang oras sa pakikipagtalo sa bawat isa. Sinisiraan ang bawat isa. May mga nagtatalo pa kung sino ang nararapat na mamuno sa kanilang simbahan. May mga nag-aalitan sa kung paanong paraan ang dapat gamitin sa pagsamba. At ang mas nakakalungkot pa dito, minsan umaabot pa ang alitan sa kung anong palaman ng tinapay. Kaya't dito hindi nakakapagtaka kung bakit napakarami nating denominasyon, sapagkat ito ay nagpapakita ng hindi natin pagkakasundo at pagkakaunawaan sa isa't isa. Ang mas masakit pa dito, mga kapatid, may mga ilang mananampalataya na nadidismaya at umaalis na sa iglesia. Ang pinakamasakit pa dito ay nadudungisan ang ating patotoo patungkol sa ating Panginoong Jesus sa publiko. Sa halip na mabiyaan sila sa ating pagkakaisa, sa ating pag-iibigan bilang magkakapatid, ay mas nasasaksihan nila ang ating pagkawatak-watak. Mga kapatid, hahayaan na lang ba natin na dumarami ang di pagkakasundo ng sambahayan ng ating Panginoong Diyos? Wala na bang pag-asang magkaroon ng pagkakaisa sa sambahayan ng Diyos? Kung meron man, ano ang dapat nating gawin upang makamit natin ang kapayapaan at pagkakaisa na ninanais ng ating Diyos Ama sa ating lahat? Paano nga ba natin paiigtingin ang ating relasyon sa bawat isa? Kailan at paano tayo magkakaisa? Ating basahin ang Efeso chapter 4 verses 1 to 10. Sinasabi dito, "Kaya't ako na isang bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na mamuhay ng karapat dapat sa inyong pagkakatawag na inyong natanggap, na may lubos na pagkukumbaba at kaamuan, may pagtsatsaga, mapagparaya sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-ibig, nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May isang katawan at isang espiritu kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa, isang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo, isang Diyos at Ama nating lahat na siyang nasa itaas ng lahat, sumasa lahat at nasa lahat. Subalit sa bawat isa sa atin ay binibigyan ng biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Kaya sinasabi, nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Anong ibig sabihin ng umakyat siya sa langit? Kundi ang bumaba muna siya rito sa lupa. Ang bumaba ay siya ring umakyat sa kaitasan ng sangkalangitan upang mapuspos niya ang lahat ng mga bagay." Sa talatang ito, hinihikayat ni Apostol Pablo ang sambahayan ng Panginoong Diyos na mamuhay ng karapat-dapat sa ating pagkakatawag. Mga kapatid, huwag nating kaligtaan ang lahat ng mga pagpapala at ginawa ng Diyos sa ating lahat. Nang tayo ay kanyang tinawag, nilinis, iniligtas, kinukop at naging bahagi ng kanyang sambahayan. Gaya ng pagkakalahad sa kapitulo 1 at ikalawa. Kaya't sikapin nating mamuhay ng karapat-dapat sa ating pagkakatawag. Talikuran na natin ang dating buhay at mamuhay ng kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos. Gawin natin ang lahat na makakapuri at makakapagbigay ng karangalan sa Kanya. Ngunit paano nga ba tayo mamumuhay ng karapat-dapat sa ating pagkakatawag? Ito ay sa pamamagitan ng ating pagkakaisa bilang isang sambahayan ng ating Panginoong Diyos. At dito sa talatang ito, nais kong ibahagi sa inyo
ang tatlong mahalagang prinsipyo upang makamit natin ang pagkakaisa sa ating lahat bilang isang sambahayan ng ating Panginoong Diyos. Mula sa lahat, sikapin nating mamuhay ng mapayapa sa bawat isa. Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa verses 1 to 2, kahit ako na isang bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na mamuhay ng karapat-dapat sa inyong pagkakatawag na inyong natanggap na may lubos na pagkukumbaba at kaamuan, may pagtsatsaga, mapagparaya sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-ibig. Tunay nga naman na walang relasyon, na walang gusot, sa pamilya pa lang, mag-asawa, magkaibigan, sa simbahan o anumang samahan, meron at meron pa rin gusot. Kahit anong ingat at pagsusumikap nating panatilihin ang kaayusan ng samahan, hindi talaga natin maiaalis ang di pagkakasundo at di pagkakaunawaan. Ito ay dahil sa pagkakaiba natin sa maraming bagay. Walang nilalang na 100% na magkakahalintulad sa isa't isa. Magkakaiba tayo ng mga personalidad sa pag-iisip, sa pag-uugali, pagkatao, sa ating kinalakihan, mga nais sa buhay, mga nais maabot natin. Kaya talaga nagkakaroon ng di pagkakasundo sa isa't isa. Saan nga ba tayo kadalasan na nagkakaroon ng pagtatalo? Hindi ba't kadalasan kung tayo ay nagkakaiba ng gustong mangyari o maabot? At lalong-lalo na kung tayo ay gumagawa ng mga desisyon sa buhay. Tignan natin ang ating sarili, ating pag-aralan. Paano nga ba tayo makitungo sa mga taong minsan nakakainis? Mga taong mapagmataas, nagmamagaling, mga nagmamarunong, mga taong tingin natin mababaw kung mag-isip. Paano nga ba tayo makipag-usap sa mga taong ang hirap makaintindi, ayaw makinig, talagang ipinipilit ang gusto? Dito pa lamang makikita natin kung paano kahirap makitungo sa mga taong hindi natin kahalintulad. Kaya dito hinihikayat ni Apostle Paul na tayo ay magkaroon ng lubos na pagkukumbaba at may kaamuan, may pagtsatsaga at maging mapagparaya sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-ibig. Sikapin talaga nating mamuhay ng mapayapa sa bawat isa. At ito'y simulan natin dapat sa ating sarili. Huwag tayo maghihintay kung sino ang mangunguna sa atin bago tayo magbago, bago tayo magpakumbaba. Kusang loob natin itong gawin muna sa ating sarili. Alam niyo pa, napakahalaga ng mga katangian na ito, lalong-lalo na sa ating pakikitungo at pakikipag-usap sa ibang tao. Dito, nabibigyan natin ang bawat isa ng halaga at respeto. Na ipapakita natin na wala sa atin ang mas mahigit pa sa bawat isa, kundi ipinapakita natin dito na lahat tayo ay pantay-pantay lamang. Tayo dapat ay may kaamuan din sa pag-uugali at sa ating pananalita. Isa sa mga dahilan na nagkakaroon talaga ng alitan ay kung matalas ang ating pananalita. Kung hindi tayo marunong makipag-usap, mataas ang ating pagtingin sa ating sarili, talagang nagdudulot ito ng pagkairita at pag-aalitan sa bawat isa. Kaya dito, hinihikayat tayong lahat na hindi lamang magkaroon ng pagkukumbaba, kundi magkaroon din ng pagtsatsaga at mapagparaya sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-ibig. Gaya ng sinabi ko kanina, dahil sa
ating pagkakaiba ng personalidad, pag-uugali at pag-iisip. Dito makikita natin na talagang kinakailangan nating magkaroon ng pagtsatsaga o pagiging pasensyoso. Hindi tayo pare-pareho. May mga taong mabilis kumilos, may mga taong mabagal namang kumilos. Kaya dito kinakailangan talaga natin na maging marunong at maging matyaga sa bawat isa. Hindi lamang yun sinasabi dito na tayo ay maging mapagparaya. Kailangan marunong tayong magbigay, maging mapagbigay tayo. Marunong din dapat tayong makinig at magsakripisyo para sa ikabubuti nating lahat. Gaya na lamang na sinabi ni Santiago sa Santiago chapter 1 verses 19 to 20, unawain ninyo ito, minamahal kong mga kapatid, ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pananalita, mabagal sa pagkagalit, sapagkat ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Alam mo, mga kapatid, pag nagawa natin ang lahat ng ito, kung talagang ginagawa natin araw-araw, malaki ang maitutulong nito upang makamit natin ang kalooban ng Diyos sa atin. Pag ginagawa natin ito, mababawasan ang di pagkakaunawaan sa bawat isa at lalong mas magiging malago at magiging maganda ang bunga ng ating mga usapan kung tayo ay nagkakaisa. Kaya mga kapatid, ngayon na tayo ay isa ng pamilya at tayong lahat ay may pagkakaiba, sikapin nating ayusin ang ating sarili upang tayong lahat ay tunay na magkaroon ng pagkakaisa bilang isang sambahayan ng Diyos. At ang ikalawa po ay sikaping panatilihin ang pagkakaisa. Gaya na lamang po na sinabi ni Apostol Pablo sa verses 3 to 6, nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May isang katawan at isang Espiritu. Kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa, isang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo, isang Diyos at Ama nating lahat, na siyang nasa itaas ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Sabi ng iba, sa pag-iisip na makamit ang pagkakaisa ay para ka na ring umakyat ng isang bundok. Napakahirap o di kaya napaka-imposible. Sapagkat sa dami ng ating pagkakaiba, napakalayong maabot ang pagkakaisa. Mga kapatid, kung tayo ay nakatuon lamang sa ating pagkakaiba, sa mga gustuhin lang natin, talagang hindi natin makakamit ang pagkakaisa. Patuloy tayong magkakawatak-watak at hindi magkakaisa. At yan ang ginagawa ng kalaban sa atin ngayon, na pagtuunan palagi natin ang pagkakaiba natin, ang pag-awayin tayong lahat upang tayo mismo ang magpapabagsak sa bawat isa. Sa gayon, mas madali niya tayong magapi, mas madali niyang masira ang tahanan ng ating Panginoong Diyos. Kaya dito hinikayat ni Apostol Pablo na sikapin natin talagang panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu. Huwag natin kaligtaan kung sino na nga ba tayo ngayon, kung ano ang meron at kaugnayan natin sa bawat isa. Ang Panginoong Diyos ang gumawa ng lahat. Kung paano niya tayo pinag-isa, tayo ay kanyang pinagbuklod-buklod sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Kaya, mga kapatid, kailangan pahalagaan natin ang pagkakapareho natin kaysa sa pagkakaiba natin. Mas bigyan natin pansin o pagtuunan natin ng pansin kung sino tayo ngayon sa ating Panginoong Diyos. Gaya na lamang ng isang puno, marami man siyang sanga,
na tumutubo sa iba't ibang direksyon. Ngunit siya'y iisa pa rin puno. Tayong mga sambahayan ng Diyos, dapat ganun tayo mamuhay. Kaya ng sinabi dito na tayo ay may iisang katawan. Tayo ay mga katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang ating ulo. Siya ang ulo ng iglesia. Kaya dapat na mabuhay tayo na parang iisang katawan. At hindi natin inihihiwalay ang ating sarili sa ating kapatiran. Sinabi rin dito na tayo ay may iisang espiritu. Kaninong espiritu ang namumuhay sa atin? Hindi ba't ito ang espiritu ng ating Panginoong Diyos? Kaya tayo ay dapat mamuhay alinsunod sa kagustuhan ng banal na espiritu na nananahanan sa atin ngayon. At dito sinabi na tayo ay may iisang pag-asa, si Hesukristo. Siya lamang ang tanging pag-asa natin. Siya ang katotohanan, siya ang daan, siya ang buhay, siya ang kaligtasan. Tayo ay may iisang pag-asa lamang. At hindi lang yon, sinabi dito na tayo ay may iisang Panginoon, may iisang pananampalataya at iisang bautismo. Tanging si Jesus lamang ang ating Panginoon na siyang nag-ahari sa ating buhay, na siyang dapat nating sinusunod higit sa lahat ng mga kagustuhan natin. Tayo ay magpakumbaba at sumunod lamang sa kung ano ang nais ng ating Panginoong Diyos sa kanyang sambahayan. At dito sinabi na tayo ay may iisang Diyos Ama. Iisa lamang ang ating Panginoong Diyos Ama na siya ang sumasalakat sa atin at nasa lahat sa atin. Dito makikita natin na tayo ay iisa lamang at hindi maaaring kontrahin ng ating Panginoon ang kanyang sarili. Kailangan maisabuhay natin na tayo talaga ay nagmula sa Panginoon. Kung hindi tayo sumasang-ayon sa pagiging isa natin sa Espiritu na pagkakaroon ng isang Diyos Ama, marahil hindi tayo bahagi ng katawan ng Diyos o ng sambahayan ng ating Panginoong Diyos. Ngunit kung tayo ay naniniwala na mayroong iisang Diyos, iisang Panginoon, iisang pag-asa, tayo ay bahagi ng sambahayan ng ating Panginoong Diyos. Kaya kinakailangan talagang pag-iisahin natin, pag-igtingin natin ang ating samahan bilang isang sambahayan ng ating Panginoong Diyos. Kinakailangan talaga nating pahalagaan ang ating pagiging isa sapagkat napakahalaga ito sa ating Panginoong Diyos. Kung titingnan na nga lang natin ang panalangin ng ating Panginoong Hesukristo bago siya ipako sa krus, sinabi niya, dinalangin niya sa kanyang Ama na tayong lahat ay maging isa gaya nila. Ito ang kanyang dalangin na tayo ay magkaroon ng pagkakaisa. At ito ay isang napakahalaga para sa atin bilang sambahayan ng Diyos. Sapagkat ito ang mensahe na ipinapakita natin sa buong mundo. Na tayo ay hindi isang organisasyon lamang o hindi tayo isang panibagong relihiyon. Sana makita nila ng buong mundo na ang buhay ng Diyos ay nasa ating lahat, sumasa ating lahat. Tayo ay pinag-isa ng iisang buhay na Diyos. At ang ikatlo po at panghuli ay sikaping makipagtulungan sa bawat isa. Atin pong balikan ang verses 7 to 10 at sinasabi dito, "Subalit sa bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Kaya't sinabi, nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag
at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Anong ibig sabihin ng umakyat siya sa langit? Kundi ang bumaba muna siya rito sa lupa. Ang bumaba ay siya rin umakyat sa kaitasan ng sangkalangitan upang mapuspos niya ang lahat ng mga bagay. Anong ibig sabihin ng talatang ito? Mga kapatid, nang pumarito ang ating Panginoong Hesus, hindi lamang niya inalay ang kanyang sarili upang tayo ay mailigtas sa kapahamakan dulot ng ating pagkakasala, kundi siya rin ay naparito upang tayong lahat na mananampalataya ay kanyang mabiyayaan. Anong mga biyaya ang mga ito? Ang bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng ating Panginoong Hesus ng iba't ibang biyayang espiritual na mula sa kanyang banal na espiritu. At ito ay upang magtulungan tayong mapalakas at mapalago ang bawat isa sa atin nang makamit natin ang nais ng ating Panginoong Diyos sa ating lahat. Hindi niya tayo binigyan ng biyaya upang tayo ay mamuhay ng sarili. Kung tayo po ay magsasarili, mahihirapan po tayong tuparin ang ipinag-uutos sa atin ng ating Panginoong Diyos na abutin ang buong mundo ng kanyang mga salita. Mahihirapan po tayong makamit ang tagumpay. Kaya po, nararapat na tayong lahat ay talagang magtulungan ng makamit natin ang tagumpay. Gaya na lamang po sa isang larong basketball, meron pong kasabihan na ang isang magiting na manlalaro na naglalaro sa pansariling kapakanan ay makakapanalo lamang ng iilang laban. Hindi gaya ng mga manlalarong naglalaro ng isang kuponan ay nakakapagpanalo ng kampyonato. Kahit gaano po tayo kagaling, kung hindi po tayo makikipagtulungan sa bawat isa, ay hindi po tayo magtatagumpay. Mahihirapan po tayo magtagumpay. Ganun po kahalaga ang pagtutulungan natin sa bawat isa. Mas makakamit natin ang tagumpay. At ito ang dapat na ipakita natin sa buong mundo na tayo ay nagkakaisa sa ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, magtulungan po tayo na itaguyod natin ang sambahayan ng ating Panginoong Diyos. Naggamitin niya ang bawat isa sa atin na magamit natin ang mga pinagkaloob niya sa atin upang mapalakas natin ang bawat isa para sa ikapupuri ng kanyang pangalan. Mga kapatid, hindi man naging perpekto ang ating pamilya, ang ating samahan. Ngunit gawin natin ang lahat na nararapat upang tayo ay magkaroon ng pagkakaisa para sa ikapupuri ng ating Diyos Ama. Sikaping mamuhay ng mapayapa sa bawat isa, sikaping panatilihin natin ang pagkakaisa, sikaping makapagtulungan sa bawat isa nang makamit natin ang nais ng Diyos sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. O Diyos Ama, kami po ay nagpapasalamat muli sa araw na ito sa inyong salita na inyong ibinigay kay Apostol Pablo. Panginoon, tunay nga na napakahirap magkaroon ng pagkakaisa dahil sa aming pagkakaiba. Ngunit walang imposible sa inyong pag-ibig, O Diyos, at sa inyong banal na Espiritu. Tulungan niyo po kami na mamuhay at magkaroon ng pagkakaisa. Nang makita ng buong mundo na tunay na kayo ay namumuhay sa amin, na kami ay inyong sambahayan. Ito po ang aming dalangin at papuri sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.